Hey guys, it's Nico Nico Ni! Welcome back to our channel! Oh my gosh! So for today's video is I will teach you how I gain subscribers within 2 to 3 weeks. So disclaimer lang po guys, hindi po ako sobrang professional or what. Hindi po ako famous pa. Nagsisimula lang din po ako and I want to share with you wow English. Anyaman. So I want to share with you lalo na sa mga fellow YouTuber or fellow small YouTuber na katulad ko na nagsisimula pa lamang. So kasi sa ngayon marami nang YouTube and nahihirapan sila mag-gain ng subscriber nila kasi nga mahirap talaga. So kasi hindi pa naman ganoon kasikat eh, hindi pa ganoon kakilala kaya nahihirapan mag-gain ng subscribers. So at the end na sumusuko sila sa pag-YouTube and kasi mahirap nga mag-gain ng subscribers. So ayun, ituturo ko sa inyo yung 5 step para makakuha ng 0 to 1,000 subscriber within 2 to 3 weeks. So kailangan lang talaga ng tiyagaan dito and talagang kasipagan lang din. So tip number one ay be confident, believe in yourself, and know your niche. Niche. Basta yun, yung niche is yung kung ano talaga yung hilig mong gawin. Like, mahilig ka magluto, mahilig ka sa art, sa craft, sobrang creative mo, mahilig ka sa pets. So, I mean, know your niche. Kapag alam mo kung saan ka mahilig, mas magagawa mo ng maayos kung ano yung gusto mong gawin kasi dun ka masanay, dun yung forte mo. Wow, forte! Kung ano yung forte mo. Be confident, huwag kang mahihiya. Kasi, paano kung nahihiya ka sa camera? Paano ka pa makakagawa ng content kung nahihiya ka? Paano may execute ng maayos? Ay, wow, execute. English. Paray. Manyaman. So, paano may execute yung content na gusto mong gawin kung nahihiya ka? Ayun yung tip number one natin. Kung wala kang, kung hindi mo kaya gawin itong tip number one, nahihirapan tayong gawin yung sunod ng 4 na step na gagawin natin. So, yeah. Okay. Tip number 2 is find a community with the same interest. So, ayun. Maghanap ka ng community or group sa Facebook or sa Twitter or sa Instagram. Like ako, member ako ng Vlogger Philippines. So, shout out po. Ayun. Magta-31K na po kami. Yay! Congrats, guys! Shout out! So, find a community kasi sa mga community, dun lalo na sa Vlogger Philippines. So, another shout out. So, sa mga community na ganito, marami silang pwedeng maitulong sa'yo. Like, pwede kang nagtanong doon kung paano mga gagawin. Maraming pwedeng tumulong sa'yo kung humingi ka ng tulong and maraming tutulong sa'yo. Promise yun. Lalo-lalo na sa group namin to. Sobrang daming supportive na mga admins and mga members. Tutulungan ka talaga nila. So, pwede rin mag-post ng mga bagong video mo doon. Pwede mong i-advertise yung mga video mo doon. I-plug mo. Basta susundin mo lang yung rules na pinapatupad doon sa GC. And kapag nahanap mo na yung community na gusto mo, pwede kang makipagkaibigan sa kanila. Tapos doon ka, pwede kang makipag-communicate sa kanila, makipag-usap sa kanila para humingi ng mga tips, para makatulong sa paggawa mo ng content, para ma-enhance mo yung content na ginagawa mo or yung sa pag-YouTube mo. And addition din sa mga community na sinasalihan mo. Sobrang laking tulong nila kapag down na down ka na. Like, ipupush ka nila pataas, ibubus nila yung self-esteem mo pataas para ipagpatuloy mo ulit yung ginagawa mo. Kasi ako naranasan ko yung ganon. So, nandiyan lang yung Vlogger Philippines ko. Sobrang laki rin ng maitutulong nila sa'yo kapag nandun ka na sa oras na sobrang down na down ka na at hirap na hirap ka na or wala kang content na maisip. Nandiyan lang talaga sila. Pwede ka mag-post doon sa mga community yun or makipag-communicate ka sa kanila para tulungan ka, lalo-lalo na sa Vlogger Philippines. Sobrang laki ng naitutulong nila sa mga small YouTuber na nagsisimula pa lamang. Kasi lalo na sa group na yun, na ibinubus talaga nila yung confidence mo and yung self-esteem mo para i-push mo talaga yung pag-YouTube mo. So anyway, itong Vlogger Philippines ito ay talaga parang starter ng mga bago pa lang nag-YouTube. So mag-join na kayo. Marami silang maitutulong para sa inyo. Be confident and believe in yourself and know your niche. Ang second is, look for a community with same interests. Third is, so dito natin magagamit yung confident talaga natin and yung talagang lakas ng loob. So ang third is, post to every social media platform. Sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. So ako kasi, ayun, dun talaga nagsimula yun. Kinapalang ko lang talaga yung mukha ko sa Facebook and
kada nag-upload ako, pinopost ko sa Facebook, sa Twitter, yung mga bago kong uploads. Pinapashare ko sa mga kaibigan ko. And yun, kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob kasi kung may hiya ka, mahirap umusad. I-post mo yan, i-post? I-post mo yan sa lahat ng social media platform na meron ka. Like Facebook, i-myday mo yan, i-IG mo, i-story mo, i-Twitter mo, lahat. Huwag na huwag kang mahihiya, kaya-kaya mo yan. Ayun, kasi ako yun ang ginawa ko. Talagang tinanggal ko muna yung hiya ko. Lahat ng bago kong upload, nilalagay ko doon sa lahat na yun. Tinatag ko yung mga kaibigan ko, pinapashare ko din sa kanila. And kapag magpo-post ka sa mga social media na gano'n, maglagay ka ng konting description or to what's your video about. And another bonus sa tip number 3 natin is, maggawa ka ng page mo sa Facebook. So, and ipalike mo nang ipalike sa mga friends mo din. Huwag kang mahihiya. Hayaan mo sila. Control lang yung hiya. Like, so, maggawa ka ng page mo, tapos doon mo i-post yung mga bagong video mo. At the same time, i-post mo rin sa main account mo. So, mag-post ka sa main account mo at mag-post ka rin sa page mo. So, pag nag-post ka na sa page mo, i-share mo yung sa main, gamitin mo yung main account mo. Para mas maraming audience yung maabot niya. And another is, kung may pera ka naman, kung mayaman ka, i-boost mo yung mga bawat post mo do sa page mo kasi sobrang daming audience ang maabot niya. So, ang fourth step natin is, ask your friends, your family, your youth mates and everything, or acquaintances, lahat, kahit yung mga online friends mo, sobrang dito mo rin magagamit ng sobra yung kailangan niyo pagiging walang hiya mo. Ask your friends, i-DM mo sila, i-PM mo sila, lahat ng Facebook friends mo, chat mo kahit hindi mo close, di ba? So, ipagpalagay natin ako kasi ang ginawa ko, I have 900 friends. Di ba? I have 900 friends. So, lahat yon chinat ko sila, isa-isa. And, isa-isa talaga, mano-mano. Talaga kailangan mo makiusap, magpa-thank you sa isa. So, i-chat ko sila, like, hello po, pwede pong pa-subscribe, malaking tulong po ito para sa akin, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, yan, kailangan mo lang silang kausapin ng masinsinan. And, so, after na, mag-dan na. So, magpapa-thank you ka ng bonggang-bonggang, talagang thank you. So, oh, di ba? Gamit na gamit. So, talagang kapalan na ng mukha. Huwag kang mahiya. I know, medyo nakakahiya. Pero, di ba? Kung para naman sa'yo, di mo. And, doon mo talaga malalaman na may mga tao talagang sumusuporta sa'yo kahit di mo sila kaklose. Kasi, di magsasabi sa'yo na, huy, ang tagal ko na nakasubscribe sa'yo. Ganon, o di ba? Parang, nakakatawa ng puso. May mga magre-replay pa doon na, huy, good luck, support ako sa channel mo, good luck sa YT career mo. O di ba, mas nakakatawa ng puso yun, mas lalo kang gaganahan magawa ng mga content kapag may mga tao nagsasabi sa iyo ng ganun. Huwag na huwag kang mahihiya, i-PM mo na sila, isa-isa. Tip, ang fifth tip natin ay mag-enjoy vlogging. So, just enjoy, mag-enjoy ka lang. Huwag kang mape-pressure kasi pag na-pressure ka, malaki yung tendency na pumangit yung content na ginagawa mo. Kasi, parang like, there is more outside YouTube. Huwag kang basta focus lang sa YouTube and enjoy being a content creator. What? Enjoy being content creator. Kasi kapag na-enjoy mo yung ginagawa mo, lalo mong na-appreciate yung small things about dito. Oh, yung mga small things. Mas lalo mong na-appreciate yung mga outcome na ginagawa mo, lalo-lalo yung mga bagay na pinaghihirapan mo. Okay, that's all for today, guys. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe and share my video and post and like my Facebook page and don't forget to click that bell button and subscribe and like and everything na nandyan. Bye and keep safe.